Ikinatuwa po ng Department of Health ang pagpasa ng Sin Tax Reform Bill sa Senado dahil bukod po sa hati nitong dagdag kita sa gobyerno, malaking tulong pa ito sa kanilang kampanya na mabawasan po ang bilang ng mga naninigarilyo. Pero pangamba naman ang mga magsasaka ng tabako, baka raw ang kakarampot nilang kita ay lalo pang lumiit. Balita natin ni Marie Zumali. Maliliit pa lang ang mga punla ng tabako na nakatanim sa sakahan ni Mang Antonio, pero alagang-alaga niya raw ang bawat isa sa mga ito dahil ang mga punlang ito ang siya raw magdadala ng ginhawa sa kanyang pamilya pagdating ng anihan. Parang yan ang kadugtong ng buhay namin. Mahalaga sa amin to dahil ito ang produkto namin eh. Ang bawat punla nagkakahalaga raw ng 33 sentimo na ibebenta naman niya sa mga malalaking sakahan ng tabako. Ang kakarampot nakikitain niya sa mga punlang ito, pinangangambahan niyang lumiit pa ngayong pasado na sa Senado ang Sin Tax Reform Bill. Kung tataas ng presyo ng tabako, sigurado, siguro pwede, lumiit din ng makabili. Siyempre, mababawasan din ng mga produkto namin. Hindi lang kaming mga tatanim ang mawawalan ng kita dito, ma'am, yung mga tao rin na inuupahan namin na ano, kasakasama namin dito sa bukid. Batay sa tala ng National Tobacco Administration, 17 ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa produksyon ng tabako na umaabot sa 79,000 tonelada kada taon. Halos 3 milyong Pilipino naman ang nakadepende sa industriya ng tabako. Mahigit 55,000 rito mga magsasaka. Ang talagang pinakamalulugi sa lahat ay yung farmers. Kami, kaming pinakamababay. Limitado yung bibili nilang itong tabako dahil kung bababa ang merkado, saan naman nila ibebenta? Bagamat nakasaad sa panukalang inaprubahan ng Senado na dapat 15% ng raw materials ay manggagaling sa mga lokal na magsasaka, di raw ito sasapat. Panawagan ng ilang magsasaka, itaas din ang presyo ng tabako sa merkado. Bantayan din kausapin ng mga kumpanya na itaas din ng presyo ng tabako. Para sa ganon, kami naman, yung pang mapagbebenta namin, para lumaki naman ng konti. Batid man ang epekto ng dagdag na buwis sa mga magsasaka ng tabako, para sa Department of Health, Sin Tax daw ang kanilang baraha para mapababa ang bilang ng mga nagkakasakit dahil sa paninigarilyo. Globally, sa experience ng ibang bansa, para ma-reduce ang prevalence ng naninigarilyo sa bansang yun, ang pinaka-cost-effective measure is to raise the tax. Sa bersyong ipinasa ng Senado, ilalaan ang pondong makakalap mula sa Sin Tax sa mga pampublikong ospital, PhilHealth at sa iba pang programang pangkalusugan. Kasama na raw dito ang information campaign sa mga magsasaka tungkol sa mga sakit na pwede nilang makuha sa pagpuproseso ng tabako. Itong Green Tobacco Sickness, GTS, or Acute Nicotine Poisoning, ay nakukuha sa pag-handle, paghawak, ng tobacco leaves na basa. So pagka hinawakan niya ng farmers, pwede siyang mag skin and eye irritation. At pagka pumasok yan sa bloodstream, pwede yung pagkahilo, pagsusuka, pagdutuwal. Bago matapos ang Nobyembre, inaasahang gugulong na ang bicameral committee meeting para sa Sin Tax Reform Bill. Marie Zumali, GMA News.